Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to RDM Designs. Mag-movie review tayo ngayon. So kasama ko ngayon si Bambam. So tonight, nanood tayo sa Netflix ng Blue Miracle. So ano ba tong movie na to ng Blue Miracle? So since kakapanood lang natin, fresh na fresh pa siya sa atin. So kwento ito ng isang mag-asawa na nagmamanage ng isang orphanage, maliit na orphanage, siguro sa umpisa within nasa more or less 30 to 40 kids yung minamanage nila dun sa kanilang maliit na orphanage. Yung lalaki dito is si Omar, which is si Omar, lagi siyang nananagini, parang binabangungot siya dito kasi yung alaala nung kabataan niya. Parang ang nangyari kasi, nag-fishing sila nung tatay niya, kahit na hindi naman sila pareho marunong mag-fishing, mangisda, manghuli ng isda actually, yung pinapainan. So, ayun. So, nag-fishing sila ni father niya dahil sa kagustuhan ni father niya na mapasaya siya. So, nangisda silang mag-ama. And ang nangyari nga, tumaob yung bangka na ginagamit nila. And definitely, dun sa nangyaring yun, namatay yung tatay niya. Pero nakasurvive siya. So, hindi ko pa siya ni-research ng gusto, pero base sa pagkakaintindi ko, sa pagkakapanood ko, parang yung pagiging pagmamanage ng pinakang orphanage, yun yung parang siguro naging way niya na, sabi kasi niya dito sa isang eksena, parang grateful pa rin siya kahit na namatay yung tatay niya, nabuhay pa rin siya. So, siguro yun yung way of giving back ni Omar dito sa movie nga. Anyway, true story po ito. True story pala siya. Nakakatawa. So, kwento nga siya nung mag-asawa na yun, nag-manage ang orphanage. And then, though maganda naman yung intention niya na nagmamanage nga siya nung mga kids na, ayun, orphan, which is yung iba parang mga nirescue lang niya. So, dumating yung time na may utang sila sa bangko na hindi nila mabayaran. So, nag-warning sa kanila yung bangko na within 1 month, kapag hindi nila nabayaran yun, parang iilit na yung property nila, which is yung kinakatayuan niya ng orphanage nila. And then, dumating tong isang malakas na storm, binaha sila, pinasok ng baha yung bahay nila, yung pinakang area din ng mismong orphanage, and then, nanghiram sila ng pump para dun sa baha, dun sa friend nila na nasa may near the parang fishing port or something na kung saan mayroon silang event doon na may pa-contest nga itong panguhuli ng Blue Marlin na to, na malaki yung premyo na mapapanalunan. And dahil dun sa storm, parang nag-back out yung ibang contestant. And before, dahil nga nag-back out yung ibang contestant, yung pinakang organizer nito na kakilala rin niya, parang inopen siya sa mga local na taga dun sa area nila na mga fisherman para lang matuloy pa rin yung competition, kasi parang kung let's say kunyari ika 30 years na yon, sunod-sunod never na hindi natutuloy yon. So walang taon daw na nami-miss yung competition na yon. So no matter what happened, matutuloy daw yon. So ayun na nga. And then itong si Captain, ito si Captain, sorry, kakapanood ko lang, hindi ko na maalala yung pangalan. Dale? Wade? Sorry. Ito si Captain nga na ito, na 2 times nang nanalo dito sa competition na to. Nag-sign up siya kasi nga nalaman niya na free daw. And then, ayaw pumayag nitong organizer. Disqualify daw siya kasi nga, hindi daw siya parang local na taga doon. And then, nag-offer tong si Captain nga na 2 times nang nanalo sa same competition na what if i-partner daw siya sa local na parang fisherman na taga doon nga, na wala silang ibang gagawin kundi sumakay lang daw dun sa boat niya, and then siya na daw yung bahalang manghuli ng isda. And then, naisip nga nila na i-partner to si Omar kasi nga, nalaman na din kasi ng organizer, medyo friendship ni organizer dito, nalaman na ng organizer na kailangan ni Omar dito ng pera kasi nga yung bangko. So, nagbigay na lang sa kanila ng 30 days. And then, to make the story short, biglang nung gabing yun, pinuntahan ni Captain yung bahay ni Omar, yung area ng orphanage, at inoffer yun sa kanya. So, before pala nun, sorry, yung bata na
si Tweety yung laging tumatak sa gabi kasi nga yung nanay niya hinahanap-hanap pa rin niya. And then tinuruan nga pala yun ni Omar na kapag parang nade-depress ka or something, nalulungkot ka, i-drawing mo lang or isulat mo lang, and then itong pako na to, ipapako natin siya. Parang ganun. And then parang sinasabi niya na magdasal ka lang ng magdasal kapag nakakaramdam ka ng ganung kalungkutan. So kaya nga maraming kapupulutang aral dito sa movie na to, nakakatuwa. And then ayun na nga, pag-uwi niya sa bahay nila, syempre malungkot nga siya kasi yung hindi niya rin alam kung saan sila kukuha ng pambayad within 1 month. Actually, doon sa organizer na yun, nakiusap siya na parang tawagan mo naman yung bangko, sabihin mo naman na parang bigyan pa kami ng extension or something. And then, bigla nga dumating to si Captain Wade. Captain Wade nga ata, kung di ako nagkakamali. And then, sinabi na nga yun na, sumakay ka lang sa bangka ko, ganito, ganyan, ganyan. Wala kayong kailangan gawin, umupo lang kayo doon. Within 3 days yun. Huwag ka na magsalita, parang ganun. And then, dahil nga, ang bilis magsalita ni Captain, so may bata si Captain. So, takan-taka siya, ano yun? Hindi ko nga naintindihan kung ano yung sinasabi mo. Yun ang sabi niya. And then, doon na nga niya nalaman na yung pala, ini-invite pala sila doon sa competition na yun na mag-join. And then parang ayaw niya nga, talagang hesitant siya nung umpisa pa lang kasi nga yung tragedy na kinamatay ng tatay niya before. So talagang ayaw niya. So parang sabi ng asawa niya, ikaw, nasa yun na yung pagkakataon. Kung sakali kasing mananalo kayo doon, yung promise sa kanya doon ni Captain is yung magiging hatian nila is 80% kay Captain, 20% sa kanila. So parang malaki kasi yung price dun eh. Parang million something. So, ayun. And then, to make the story short, nag-join sila dun sa contest, sa competition na yun. Sinama niya yung 4 na kids from the orphanage. Pero nung, so bali 5 sila. Kasi nga, yung 4 na bata from the orphanage. And then, siya yung ika-5, si Papa Omar. Papa Omar yun yung tawag sa kanya ng mga orphan na nandun sa minamanage nilang orphanage nga. And then, naalala niya bigla, meron kasing isang batang lalaki na nakilala niya rin dito nung pinakiusapan siya nung pulis na, nahuli kasi ito nung pulis na nagnakaw ng relo nung isang captain, which is ang kataon, yung captain mismo na nag-offer sa kanila na mag-join nga sila sa competition. So, naalala niyang isali itong bata na to. Which is, nakita naman niya dun nga dun sa gilid ng pinakang parang port na to. So, kinonvince niya yung bata na mag-join. And then, syempre, ayaw ni Captain payagan kasi nga, yun yung nagnakaw ng relo niya before. Though, nag-sorry naman na yung bata. Yung teenager. Actually, teenager na din to. And then, to make this, ayun. So, nag-join siya. Kasi nga, ang sabi ni Papa Omar, it's either tatanggapin mo na kasama namin siya sa team or lahat kami hindi mag-join. So, madidisqualify kasi si Captain kapag sila lang yung kapag siya lang yung nandoon. So, kailangan niya tong team ni Casa Omar. And then, when the day one, dumaan nga yung day one ng competition. Akala nila may mauhuli na sila after nung matagal na pag-aantay na may kumagat dun sa pae nila. Pero nung nahuli nila to, mga seaweeds at mga dumi-dumi lang pala. So, may nanalo sa day one. So, may nakahuli ng Blue Marlin. At hindi sila yon. Sa day 2, meron na rin sana silang nahuli pero dahil nag-away itong dalawang bata, itong dalawang bagets, si Omar yung nakakita sa kanila na nag-aaway sila at nalaglag na sila sa dagat at hindi masagip ni Omar yung dalawang bata kasi nga hindi siya marunong lumangoy. Yung kasama naman ni Captain, hindi rin siya marunong lumangoy. Ngayon si Captain, minamanage niya yung bata na may hawak ng pain para nga mahuli nila yung Blue Marlin. Pero dahil tinatawag nila si Captain, nagkaroon ngayon ng dilema itong si Captain. Uunahin niya bang i-manage yung hinuhuli nila dun sa pain nila na Blue Marlin or isisave niya yung dalawang batang nalulunod? So, syempre, no choice ang Captain nyo. Sinave niya yung nalulunod at napated yung tali nung panghuli nila ng isda. So, nakawala yung Blue Marlin. So, day 2 yan. So, talo na naman sila. So, naglasing si Captain, feeling niya matatalo na talaga sila. And then, pag-uwi ni na Omar, yung bata na mahilig mag-drawing dahil nga tinuruan niya si Tweety na kapag may parang nasa sa loob ka, i-drawing mo lang.
Nag-drawing ulit tong bata. This time, ang drawing niya, si Captain Wade na parang nakahuli ng fish. So, itong si Omar, ang ginawa niya, nagpunta siya sa boat ni Captain. And then, dinala niya dun yung drawing ng bata. Actually, bago niya inabot yung drawing, nag-usap muna sila ni Captain. And then, parang nag-sorry siya sa nangyari nga kanina, na ganito, ganyan, ganyan. And then, sinabi niya rin nga na, nabanggit niya ng konti actually na parang pinupush niya si Captain na, Captain, kaya pa yan kasi may day one pa, may another one day pa naman. And then, parang nabanggit niya slightly yung utang niya sa bangko. And then, si Captain, parang hindi na nga naniniwala na mananalo sila. So, parang umalis na lang siya. Pero bago siya umalis, iniwan niya yung drawing. Sabi niya nga, one of my kids in the urban draw this for you. So, pag alis niya, nung naimasmasan si Captain, tinignan niya kung ano yun. And then, nakita nga niya yung drawing ng bata. And then, yung another eksena dito is, sumunod siya ulit dun sa bahay ni na Papa Omar. And then, may daladala siyang malaking blue marlin, pinakita niya. So, parang, ang sabi niya, kailangan nating manalo. Parang, binabalak niyang dayain nila yung contest, yung competition. Kasi, ginagawa din naman daw ito nung iba. And then, parang, hindi naman tayo mahuhuli, ganyan, ganyan. Tapos sabi sa kanya ni Papa Omar, di ba dalawang beses ka nang nanalo sa competition na ito? Sabi niya, no. Yung ikalawa kong pagkapanalo, dinaya ko lang. Ganto rin ang ginawa ko. So, si Papa Omar, syempre, parang konsensya siya. Kasi nga, puro God yung mga sinasabi niya doon sa mga bata, ganyan, ganyan. Parang, mamuhay lang kayo ng straight and God will provide, ganyan, ganyan. And then, parang napa-oo na lang siya sa mga sinabi ni Captain, and then hindi nila alam yung isang bata na, yung kid nga na, actually yung isang teenager na sinagip niya, na parang pinapaamo niya, yung nagnakaw ng relo ni Captain, naririnig pala sila kasi nandoon sa taas ng orphanage. And then nung umaga na, sumama tong batang nagdo-drawing, gusto niya sumama sa kanila, kasi panonoorin daw niya kung paano sila manalo. Parang ganun. Kasi daw nag-pray daw siya kagabi kay God. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni God, Papa Omar? Sabing ganun. Tapos, parang tulala si Papa Omar. Kasi nga yung offer sa kanya is yung parang mandaraya sila. So, parang lutang siya. And then, itong batang nakarinig nga sa kanila. So, parang pinapasaringan niya si Papa Omar na narinig ko kayo. Parang ganun. And then, ito na nga yung competition na mismo ulit. Nung pagkaandar nung bangka nila, nung boat nila, nag-malfunction agad yung engine nila. So, yung pinakang parang bantay dun sa competition, muntik na lumapit ang husus sa bangka nila. So, pag nakalapit ng husus sa boat nila, makikita yung blue marlin nila na tinali nila dun sa gilid ng bangka nila. Kasi yun yung parang balak nilang ipapain kunyari, and then, ayun na yung huli nila para manalo sila. And then, ito na nga, lilituhin nila yung mga bagets. Yung alalay ni Captain, inaya yung mga bagets na kumain doon sa kabilang side ng barko, nung boat, sorry. And then, ito si Papa Omar kunyari at si Captain ay mag-aayos ang engine. And then, nung tinanggal na nga nila sa pagkakatali yung blue marlin, parang nagpa-flashback kay Papa Omar yung mga bagay na sinasabi niya doon sa mga bagets. And then, parang nakokonsensya talaga siya. Hindi niya talaga kayang gawin. So, pinakawalan. So, nilaglag niya yung isda. And then, nagalit si Captain. Sabi kasi ni Captain, anong ginawa mo? So, ayun. So, parang ganun. And then, parang wala. Silang pag-asa na mananalo sila. Sinabi na niya sa mga bata na siguro kahit lagi natin ginagawa yung tama, may mga bagay na hindi pa rin magiging maayos sa bandang huli. So, sabi ng mga bata, sinasabi mo ba na wala na kaming matitirhan and after all, ganito, ganyan, ganyan. So, ayun. So, parang nawala na siya ng pag-asa. And then, naghagis sila ng mga pain. Naghagis lang. Naghagis yung alalay ni Captain. Naghagis si Papa Omar. Yung mga bata, wala doon sa side na yun ng boat. Ando sila sa kabilang side. And then, ayun na nga. Nung pagkahagis niya, nagulat siya. Ilang saglit lang, may kumagat sa pain niya. And dahil siya yung naghagis, so may trauma siya, diba? Kasi ganun yung kinamatay nung tatay niya nung nangisda sila. So, dahil siya yung naghagis, siya yung pinaupo ni Captain para mag-pull nung para mahuli yung isda. And then, lalo lumabas yung mga kung ano-anong trauma niya nung bata pa siya. Pero,
pinush ni na captain at mga bata, cheer up siya. And then sabi ni captain, i-guide kita. And then tumawag na nga sila, nag-graduate na sila dun sa pinakang organizer ng competition na may mahuhuli na nga sila. And then it takes time din bago nila nahuli. Pero at the end of the day, sila yung nanalo, nahuli nila yung malaking isda na blue marlin. Nalagpasan nila yung unang nakahuli nung day one. And then masayang-masaya sila. At the end of the day, si Captain umuwi muna sa Dallas. Tama ba ako ng pagkakaalala? Uwi muna siya doon at doon muna daw siya sa mag-ina niya. And then yun ngang orphanage nila, na pa-extend nila, nabayaran nila yung utang nila. Sa ngayon, nasa 300, as of 2008 yata, ay nasa 300 kids or more na yung nandun sa orphanage nila. Meron na silang orphan din, area din na para sa mga girls naman. Kasi before, parang puro boys yung nandun sa area nila, dun sa una nilang orphanage. So, ayun lang. So, nakakatuwa. Talagang may matututunan kayong aral dito sa movie na to. Ang ganda. So, recommended siya na panoorin. Parang pang family movie, okay siya. May matututunan kayo. Ang ganda. So, panoorin nyo, guys.